Private, Derek Ramsey at Angelica Panganibad, nagpakasal na sa isang secret ceremony nang magbakasyon sila sa Palawan. May chismis nga na when we were in Palawan, may lumabas daw sa Twitter, hindi ko alam kung ano, na isang hunk actor at isang prime artist na babae got engaged, no? So everybody was saying it was us. Tying up all his affairs. Richard Gomez, hiling na maresolba na sa Department of Justice ang tax evasion case na isinapa sa kanya noon ng BIR. The tax evasion case, we already filed for an amnesty, which was granted and approved already. And all this are with the DOJ, so sila nang bahala doon, no? Sila nang bahala tingin. Alam mo, lahat ng mga problema, mayroong solution yan. So you just have to solve it a day at a time. For the benefit of the local artists, Kuya Desma, hiling na i-regulate at mas taasan ng tax ng mga concert ng foreign acts sa Pilipinas. Sana wala nang taxes yung local concerts, pero yung foreign acts, magkaroon ng tax. Although, siguro sa tingin ko, para ma-encourage yung producers natin. Moving on to another camp, Ronnie Liam, iiwan na ang manager niya si Arnold Vegafilla para lumipat ang manager? Yes, dati ko kay ALB Management ako, but now kay Kuya George ako ulit. Willing ka pa rin makausap? Kailangan mag-usap pag nag-set ako ng appointment or ano man, nakipag-usap ako ng maayos. Looking forward to more opportunities. Bugoy Trilon nag-celebrate ng kanyang birthday. At sa party niya na dinaluhan ng kanyang mga friends at mga kapwa Pinoy Dream Academy Scholars, Bugoy shared his new plans ngayong 2011. I'm gonna do my third album from Star Records. This is coming. All the scorching headlines, all the sizzling intrigues. We've got nothing but the biggest controversies. This is SNN, Showbiz News Network. Bayan, nandito na ang todo bigay. Nandito na ang todo balita. This is SNN, Showbiz News Network. Let us start our Monday sa isang gulat na balita sa Milby na aksidente. Balik Pilipinas last Thursday si Sam matapos dalawin ang kanyang pamilya sa US noong Pasko kung saan naganap ang motorcycle accident. But no worries, Sam is A-okay. Ang buong detalye ng aksidente ito ikukwento sa atin mismo ni Sam. Now na! Sam Milby na aksidente. Nakabalik na ng Pilipinas si Sam Milby matapos niyang mag-spend ng holidays sa Amerika. Dito, idinetalyo niya sa SNN ang aksidente ang kinasangkutan niya sa kanyang sport na motocross. At ipinakita pa niya ang video ng naganap na insidente. Ako yung naka-blue dito. Ako to. So I'm doing fine. Ako yun. Yung brother ang nag-video later on. Yung susunod na jump. Ito na ang send lang. Ayan. Yun lang. Medyo mali yung take-off ng jump. Tapos yung momentum, parang yung bike na mag-for talaga. Hindi ko na kinaya na itaas yung harap. So, nahulog ako. Sa face first. Pero sa mga nag-worry daw para sa kalagayan ni Sam, he says hindi naman raw siya gaanong nasaktan. Kasi nung nasa area ako, alam ko na mahulog ako. So, na-prepare kamay, face first. Okay naman. May problema ako sa tuhod. Pero okay naman, medyo masakit pa rin. Practice lang yan. Mga 1 week after that, may karera na. So, sumali ako sa karera. Na-aksidente man raw si Sam during his vacation, hindi pa rin naman daw nabawasan ang saya niya na nakasama niya for the holidays ang kanyang pamilya, lalo na't namita niya for the first time ang kanyang pamangkin. Masaya, siyempre, nakilala ko na yung pamangkin ko. Sobrang cute. Grabe, adorable talaga. At happy baby. Pag ako lang nakahawak, tapos wala yung ate ko, umiiyak. Marunong kang humawak ng baby? Oo naman. 6 months na yung baby, so... Pero happy naman yung baby.
it's nice to hear that you're safe, Sam. Samantala, ito naman ang hindi safe sa intriga, Kim Chiu. Napapabalita ang huling nakikipag-date kay John Prax sa isang mall. Tuloy na iis yung third party pa raw si Kim sa balitang relasyon nina John Prax at Rachel Ann Go. Launa. Kim Chiu, nakikipag-date kay John Prax? Recently ay naging matunog ang napapabalitang special relationship sa pagitan nina John Prax at Rachel Ann Go. Ito ay matapos madalas na umunong nakikitang magkasama ang dalawa. Proud naman itong inamin agad ni John. Ako, ang hope ko lang, ang wish ko, sana siya na, diba? Yun naman yung sa atin. Dagdag pa ni John, masaya sila ni Rachel sa estado ng kanilang relationship ngayon. Masaya, masayang masaya. Yung trust sa isa't isa, iba. Hindi kami yung, oh, kasi mo kasama mo dyan, oh, ano. Never naging ganun, which is masaya at flexible. Kahit saan mo dalhin, ako rin ganun kung saan niya ako dalhin. Basta magkasama, okay lang kahit saan. Pero nakarating sa SNN ang ilang tweets na umano'y nakitang may kadate si John sa isang restaurant. Ang nakakagulat, hindi umano si Rachel ito kundi si Kim Chiu. Agad na pinuntahan ng SNN si Kim to hear her side tungkol sa issue. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Saan? Nakakaya naman. Hindi po. Agad ring itinanggi ni Kim na siya na ang third party sa nagsisimula pa lang na relasyon nila John at Rachel Ann. Social. Hindi ah. Paano naman ako magsama dyan? Pets, hindi nga kami nagkira sa asap lang. Now it's time for sikat na sikat na SNN instant tanong, instant sagot. Ang question ni 458 Kulotsky. True po ba na di nanonood si Drew Arellano ng Christine series kasi jealous daw sa mga intimate scenes ni Iya with Rafael? Pwede ba tayo nang sumagot niyan? O antayin na lamang natin. Ako yung na-answer din. Pero hihintayin ko. Antayin natin. Medyo mainit nga ang mga eksena ni Iya sa Christine. Mm. Nako, Iya Drew, may salusan nga ba ang nagaganap? Paasahan namin ang sagot niyo sa tanong na ito. Okay? Later on, SNN megastar Sharon Cuneta nagkwento kung paano siya nag-celebrate ng kanyang birthday with her loved ones. At isa pang nagba-birthday na si Melissa Ricks may natanggap na isang malaking sorpresa mula sa mga nagmamahal sa kanya. Kung ano, alamin sa pagbabalik ng SNN. Ngayong Martes. Sige na lang po. Iba kayo malulungin ito? Hindi naman. Megastar Sharon Cuneta, ibinanyag ang kanyang matinding birthday wish. Patuloy pa rin ang kinang ng megastar Sharon Cuneta dahil sa kaliwat kanang projects na naka-line up for her this 2011. Ang kanyang unang pasabog, her much-anticipated birthday concert bukas sa Big Dome. Mga Kapil Media, please don't miss the mega birthday celebration. Ang dami naming mga sorpresa for you at for me. Aside from this, masayang ikinuwento ni Mega ang kanyang very simple and intimate birthday celebration last week kasama ang kanyang mga loved ones. I just had a small dinner at nagluto ulit ako. Ito nga si Gus at si Kevin. Yun lang yung mga nakaalala, mga close-close. Ano naman kaya ang kanyang ultimate wish for her birthday? Gusto kong makaabot na sa weight na papunta na yun, diba? Hindi na bumibitiw talaga. Hindi ako tumaba ng holidays, pumayat pa ako ng konti kasi stress na ako. Pero ayon kay Mega, tila malapit niya nang ma-reach ang ideal weight niya na ito. Ang laki na, pero yung total sasabihin ko sa inyo pag tapos na. Kasi ongoing pa eh. You want to lose it healthily and fabulously. And there's a way to do it. Yeah, so you'll know very soon. Bukod sa pagiging seryoso ng megastar sa pagpapapayat, very serious at focused din siya sa kanyang cake and pastry business, sina Juday at Zara. Magkakaroon daw ng special role sa mga cakes na ito ni Mega. I'm gonna come up with cakes talaga. I'm going to name a cake after Juday. I'm gonna name a cake after Sana. Humingi ako ng permission. Tinanong ko sila anong cake gusto nila. Saka bread for Maricela sa work. I'm gonna call it Cecilia. We call her Cecilia in the family. Isa pang nagdiriwang ng kanyang birthday, si Melissa Ricks. At bilang regalo, ang kanyang mga kaibigan naghanda ng isang masayang surprise party. Happy birthday, Melissa. Now na. Melissa Ricks, surpresa ng mga espesyal na tao sa kanyang birthday. Very special ang 21st birthday ni Melissa Ricks kagabi dahil ang kanyang celebration talagang pinaghandaan ng kanyang mga mahal sa buhay. We only have a 21st birthday once and we're trying to make it into a surprise party. So hopefully she'll be surprised. Sa pagpasok ni Melissa sa isang nakaset-up na venue para sa isang debut, gumulat sa kanya ang engrandeng birthday celebration na inihanda para sa kanya ni Mr. Gio Medina. Happy birthday to you. In
Ireland sa mga present para makisaya sa party niya ang kanyang mga showbiz friends na sina Empress, Erich Gonzalez, Enchong D, Joros Gamboa at Bianca Manalo. And Melissa says, sobra raw siyang na-touch sa sorpresa para sa kanya, lalo na't hindi raw siya nagkaroon ng party for her 18th birthday. I never held a party for my birthday. Pinagsisihan ko yun na hindi ako nag-debut. So ito yung pinakamalapit sa debut. So sobrang masaya ako na hinanda to ng mga kaibigan ko para sa akin. At si Melissa, ipinakita sa SNN ang diamond-studded watch na birthday gift ng kanyang date for the night at rumored special guy na si Jay Cuenca. Bilihan niya ako ng watch kasi lagi daw ako stressed. Ganyan lang siya. He's very generous in giving me gifts. Pero ang sa akin, naalala niya ako, nag-effort siya pumunta sa mall bumili. Yun yung ano ko. Dun yung point sa akin. And during the party, marami ang nakapansing laging kasama ni Melissa at ng kanyang ama ang very special sa kanyang si Jay Cuenca. Are you in favor of Jay or Melissa? Well, that's up to Melissa. That's Melissa's choice. But he seems like a real gentleman. And at this point, I have no problem with Jay. Each time natatanungin ka about his status, yung sinasabi mo is balato na lang. At tatanong ko na lang, how happy ka ba yung puso mo ngayon? Masaya ako. Sobrang saya ako. Hindi lang dahil kay Jake, pero everything is going well. And nag-thankful ako na pinapasaya ako ni Jake. Pag I'm down at pag kailangan ko siya, lagi siya nandiyan para sa akin. Puts his smile on your face. Always. Next up, back-to-back holiday celebration photos ng holiday trip ni Kuya Kim at Yenzo sa Hawaii. Masisilip natin. Hot yan. I like that. We were talking about Hawaii and Hawaii. Yes, konti diba? Maging tam. Parang but, pareho. Pareho. But beautiful place. John Lloyd Cruz at Shaina Magdayaw. Paano nga ba nagpasko sa piling ng isa't isa? Ang mga detalye malalaman na sa pagbabalik ng SNN. Na ibang kakulitan ng TV. And now, the Trivia King shares his latest adventures kasama ang kanyang pamilya sa kanilang naging holiday vacation sa Hawaii. Only here on Celebrity Travels. Kuya Kim and his wife and kids spent 8 days on the island of Hawaii for the holidays. At overwhelmed daw sila sa hospitality ng mga tao dun. Ang Hawaii, welcome na welcome ang mga Pilipino dun eh. Dahil I feel at home, hindi ko sa look Hawaiian, puro mga oriental ang tao dun eh. Pero very relaxed ang atmosphere. Nakapaa ka lang, pwede ka sumakay ng bus. Pupunta ka sa mall, naka-shorts ka lang. Ang mga babae, naka-two-piece. Nagsishopping. Ganun. So talaga, ang ganda ng atmosphere. Aluhang-aluhang nga eh. Ambaga. Very memorable din for Kuya Kim and his family ang New Year celebration nila doon. New Year naman, kahit nando kami sa veranda ng hotel namin, kitang-kita mo talaga merong fireworks display ang Hawaii eh. So kita mo from afar, merong mga sumasabong doon, nagpa-party lahat ng tao, talagang ang music malakas. Parang sa Pilipinas din. At ang paputok sa Hawaii, eh parang Pilipinas din ha. Talagang nagdidilim ang langit at nagdidilim ang kalye the next day. Sa dami nang nagpapaputok, siguro it was the last New Year na ina-allowed ang paputok sa Hawaii. Because starting next year, hindi na-allowed ang paputok doon. May mga bagong discoveries din si Kuya Kim sa kanyang mga anak during this vacation. Ang pinaka-highlight ng bakasyon ko sa Hawaii, nagkaroon ako ng talagang genuine bonding with my kids. The first time nangyari na ganun ka-intense. Kasi it was our first time to travel as a family na walang yaya. Talagang forced ka to deal with your kids, no? Ang pleasant, ano, discovery ko, masarap pala. Masarap pa nakasama yung mga anak mo na ganun paraan, ano? So naging very close ako sa pamilya mo. Perfect time din daw ito for Kuya Kim to take a well-deserved rest at mag-recharge. I was able to rest my body because sagana ako sa tulog doon. And also my mind. Physically, of course, we need to rest our bodies. Sabi ni Lord yan eh, kinakailangan talaga. Piligan ako ng second life. So dapat, alagaan ko dahil baka wala ng third. Isa pang super happy noong nakarang holiday season sina John Lloyd Cruz at Shaina Magdayaw. Since it's their first Christmas and New Year together, paano kaya sila nag-bonding at nag-celebrate? Let's find out now na! John Lloyd Cruz, eksklusibong ibinahagi ang naging holiday celebration nila together ni Shaina Magdayaw. From 2010 until this year, tila walang tigil ang pagdating ng intriga sa showbiz couple na sina John Lloyd at Shaina. Usap-usapan ang posible raw nilang paghihiwalay ngayong taon, ang itinuturong posibleng maging dahilan, third party. The rumor actually started last week sa isang nakagugulat na showbiz forecast na inilabas ng The Buzz. Nakikita ko possible silang maghiwalay. At isang babae ang nakikita ko na magiging dahilan ng paghihiwalay. So, isang babae yung nakikita ko sa kanila na very strong ang love na maaring maagaw ang pagmamahal nito.
Pero tila malayo raw mauwi sa katotohanan ng hulang ito. Presently, nananatili raw kasing strong ang relasyon ng dalawa. In fact, last holiday season, magkasama nilang sinalubong ang espesyal na okasyong ito. First Christmas, medyo mahirap yung paghahati ng oras, pero masaya. Nahati naman ng maayos. May beer, nagpa-fireworks kami. Afternoon, nag-dinner lang kami ng family ko sa bahay ko. And then, sumaglit ako kay Lashaina, and then umuwi na rin kami. This coming April, nakatakda na rin i-celebrate na John Lloyd at Shaina ang kanilang first anniversary. Ayon kay John Lloyd, sa ngayon ay wala pa silang plano para dito. Pero looking forward na raw siya sa mga exciting surprises ng 2011 para sa kanya, aside from the continuous success of his top-rating serye na Immortal. I'll be traveling, magkakaroon ng series of shows. Sana matuloy talaga yung movie with Eric Mati. And hopefully after that movie, I can take a rest. And you know, may mga konting plano tayo eh. So, yun ang may mga iniisip ako na sana matipad ko. Lou Analiano, hindi nga ba komportable sa mga sexy scenes ni Iya Villania sa Christine? Mm-hmm. Ang sagot sa tanong na yan next, dito lang sa SNL. Po ang tanong kanina ni 458 Klotsky. Po ba na di nanonood si Drew Arellano ng Christine series kasi jealous daw sa mga intimate scenes ni Iya with Rafael? At eto si Iya na raw ang sasagot sa tanong mo, 458 Klotsky. Hello, Iya. By 9 p.m. tulog na yun si Drew. Well, of course, it's only natural for a boyfriend to get uncomfortable with intimate scenes or romantic scenes. He wants na lang watch something that'll make him feel uncomfortable, but he knows. Maraming salamat, Iya, at maraming salamat sa ating mga kaibigan, Drs. Man and Pai Calayan, yes. Dr. Steve Mark Gunn, Voice of La Carmela de Barangay Sari Nalasco, D-Square, Traffic Shoes, Converse, thank you. Yes, I would like to thank Eric De Los Santos for my outfit tonight. Special thanks to Bianca Santiago Reynoso and for my makeup, RB Chaco, using MAC Cosmetics. Salamat. Ariel Agasang, maraming salamat. Bayan, maraming salamat at tuloy-tuloy lang po ang pagtutok gabi-gabi sa maiinit na mga balita. Yes, ang bilis ng araw, nasa second week na tayo ng 2011. May God bless us all. Good evening, Philippines, and good evening, world. Love, love, love. Ito po ang SNN Showbiz News.